Welcome back, kaibigan. Ako ito, ang inyong professor, at ang pag-uusapan natin sa araw na ito ay kung paano pagsileni na ang susunod na pangulo. Dito lamang yan kay professor kung saan ikaw ay laging sure. Wala lang intro-intro pa. Simulan na natin. Nalalapit na ang pagbaba sa pwesto ng ating Pangulong Duterte. Kaya naman, nag-iingay na ang mga partido sa kanilang mga pambato sa susunod na halalan. At isa sa mga matunog na pangalan para sa pagkapangulo ay ang ating kasalukuyang vice-presidente na si Maria Leonor Robredo, o mas kilala sa tawag na Lenny Robredo, ang misis ng namayapa na DILG secretary na si Jesse Robredo. At ngayon, suriin na natin ang pros and cons ng pagiging pangulo ni Lenny Robredo. Disclaimer lang muna, kaibigan, ang lahat ng mga sasabihin ko ay assumptions o mga speculations pa lamang. Ngunit sasamahan ko ito ng mga facts para suportahan ang mga claims ko. Simulan na natin sa pros o mga maaaring mabuting mangyari sa kanyang termino kung magkataon. Ayon sa pangako ni Lenny sa kanyang inaugural speech sa pagka-vice-presidente, sinabi niya na iaangat niya ang mga buhay ng mga nasa laylayan. Sa pag-upo ni Lenny, asahan din natin ang pagiging transparent ng kanyang administrasyon sa paggastos ng budget para sa mga proyekto. Isinusulong din niya ang partisipasyon ng mga tao sa pagpili ng mga proyekto na popondohan ng gobyerno. Sinimulan din niya ang LPRAT o Local Poverty Reduction Action Team para mapababa at makatulong sa pagpapababa ng kahirapan sa ating bansa o sa mga sinasabi nilang mga nasa laylayan. Kaya naman, asahan na natin ang mga samut-sari mga reforma na isusulong ng administrasyon ni Lenny para mapabuti ang mga buhay ng mga mahihirap at mapaunlad ang transparency ng gobyerno sa paggastos ng budget. Ngayon, pumunta naman tayo sa cons o mga maaaring mangyari na hindi magaganda sa kanyang termino. Una ay ang muling paglaganap ng illegal na droga. Alam natin na ang pangunahing linya ng Duterte administration ay ang gera kontra droga. At mahigpit na tinututulan ito ni Lenny Robredo. Kaya naman maaaring kumalat at mas lumaganap pa muli ang droga. Pangalawa, ang pagtutuloy sa build, build, build. Alam natin na isa sa mga malalaking proyekto ng Duterte administration ay ang build, build, build. At hindi ito basta-basta lang na infrastructure projects. Tinalakay ko nga pala ang video na yan kung tagumpay ba ito o pumalpak. Panoorin mo din yan, kaibigan. Ilalagay ko ang link sa description. Mabalik tayo. Maaaring hindi maituloy ang mga infrastructure projects na nasa build, build, build. Dahil syempre, opposition yan eh. At ayaw niya na may maalala ang mga tao sa administrasyong Duterte. Pangatlo, ang pagkalat ng terorismo. Dahil sa mahinang batas laban sa terorismo, ay nangyari ang pinakamalaking modern warfare sa ating bansa, ang Marawi Siege. At para maiwasang maulit ang mga ganito, ay ipinapasa ang Anti-Terrorism Bill. At alam natin na mahigpit na tinututulan ito ni Lenny. Kaya naman maaaring mas lumaganap o kaya ay wag naman sana maulit ang Marawi Siege. Pang-apat, maaaring mapalaya ang mga lapakulong noong Duterte administration gaya ni Leila De Lima o mapawalang sala ang nagpiansa na si Antonio Trillanes sa kasong rebellion. At ayun na nga ang mga maaaring mangyari pag si Lenny na ang naupo. Paalala lang muli, kaibigan, ang lahat ng mga yan ay assumptions ko lamang. May nakaligtaan ba ako? I-comment mo na sa ibaba at pag-uusapan natin yan. And as always, kung ikaw ay may natutunan o ikaw ay nag-enjoy sa video na ito, huwag mong kakalimutan mag-like at subscribe. Bukas din ang ating comment section para sa inyong mga opinion at suggestions sa mga susunod na video. Hanggang dito na lang muna, mga kaibigan. Laging tandaan, love, peace, and happiness lamang. Hanggang sa muli. Ciao!